Ako po si Tech Shider. Mega love shoutout sa inyong lahat lalo na po sa mga tumulong na may busilak na puso, sa ating beloved Majesty Queen Helen Abdurrazak. Kasi na, Maya the Shaman, isa po siyang international writer. Ilagay ko po ang kanyang YouTube channel sa video description. Please do support her channel and her book. Maraming salamat din po kina Ma'am Deo Gracia Tolentino at kay Ma'am Juliana Biru. Sila po ay under sa Dato leader namin na si Dato General Abdilasulaik. Atin pong malalaman sa video ang mga totoong nangyari sa ating bansang Maharlika. Ang katotohanan ay hindi kailanman maikukubli. Dumating na ang oras para malaman po ninyo kung sino ang mga politikong nagtraidor sa ating bansa. At dapat na natin malaman kung sino ang may-ari ng ating bansa at ng buong mundo. Sa pahayag ng ating mahal na Haring Roger Mamay Abdurrazak, atin pong panoorin hanggang matapos ang video. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Haqqul mubin laysa mislihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako ay magpatunay ng para sa katotohanan sa lahat ng mga treaty na agreement. Ulit-ulit tayo dahil sa history is always repeat by itself. Dahil dito sa may apat pinapaaral ng former Chief Minister of Sabah when he is in the government, Oslo government, na tapos na paharon. May apat yan. Apat pinapaaral na scholarship doon sa London, doon sa England, yung standard na school para sa mga king and queen. Yung apat na yan, one is Prince Charles, and one is Muhammad Fuad Abdullah, and two Muhammad Fuad Abdullah, Prince Charles, and three Haji Hasanal, and four Ibrahim Johor. Apat yan sila pinapaaral scholarship yan through the sponsor of Sabah government. Yung apat na yan, ang dalawa nakatayo na, nakaupo na sultan. Yung isa Ibrahim Johor, sultan sa Johor. Yung ito si Jiasanal, ayan na nakatayo ngayon. Sa February 26, 1982, siya na installed. Pero ang maliit yan, national identity niya is not born yet. That is Malari second to the third. Same things with Muhammad Fuad. Muhammad Fuad ito, hindi po niyan pangalan niya kasi kinuha yan ng pangalan kay Donald Steven yung New Zealand, married to a native and embraced to Islam, Muhammad Fuad. Kinuha niya lang yan. Kaya doon siya na technical. Magpasalamat ako sa government of Malaysia dahil na-declare siya ng Malaysia government as terrorist. Totoo yan. Pati yung mga nine climbers yan, this is my stand as the Sultan of Sulaymaniyah. Ako po ang totoong replacer ng totoong sultan. Kasi ang totoong sultan, nakalaman lang sa totoong religion. Ang religion din nadala niya, yun na, yan ang Haksin Elmo. Yang Elmo Semelay, Haksin Elmo Tansun. Yan na ang dala ni Imam Shafi. Ang dala ni Imam Shafi yan, yan kay Muhammad Nabi Muhammad Sulaymaniyah Sultan. Yan po, dahil kailangan natin ang batin ng dasal. Kahit magdasal tayo isang basis five times a day, kailangan every waktu, mayroon po yan. So, may nyawa, may batin yan. Napuprove yan lahat. So, yan ang dinadala natin. Ngayon, si Fuad, siya po ang ginamit ng revolutionary ng MNLF hanggang ngayon. Ginagamit pa siya, pero since na-declared na siya ng Malaysia, lahat ng mga claimant sultan, lahat ng mga nag-ari-ari ay sila na-aris totoong sultan of Sulu. Pati my brother took my name as Gabal bin Abdul Gafar, kailangan ulihin. Ngayon, may advice na Mapilindo Agreement, tapos na po yan ang treaty and agreement, natapos na respeto kayo, ONU na MA63. Wala na po yan authority at sino pa. Kasi dito, paulit-ulit ako magsabi ng katotohanan, ang mali dito ay five Maria, five President. The last five Maria is Arroyo. And the last five Abdurrahman is Najib. Dito naglaro lahat ang scenario of conspiracy. Laro yan. Wala yung katotohanan.
Dahil dito, si Gloria at saka si Najee, hindi naghanap ng totoong ako. Ay ako na po yun. Galing po ako sa 101 Criticism of Law. Ang Criticism of Law na yan, from 1405 to 1852, that is the Bengal Public Consultation, ang account niya yan. Diyan po lumabas ang lineage ko sa Third Sultan Muhammad Ali, father of 16th Sultan Husin Kamaluddin. Tuloy-tuloy na po ang pangalan ko nyo. Continuation of Muhammad Gamal mamaya sa Nagpuradya, which I am the Lord of Buckingham. Kukuha ng Lord ng Buckingham. Kaya nga, dito, lahat ng 9 years, wala pa rin katotohanan. There is no proof to the 9 years to claim Sabah. That is laro. Yan ang gawa ni Dato Mustafa at saka si President Marcos noong naggawa sila ng Bandung Treaty, pati yung MNLF, wala yan. Wala. Wala yan katotohan ng lahat. Dahil yan, program, political drama. Ito, Mr. PPM, kung ikaw ay totoo, ha? Hindi ba si President Duterte noong kami noong sa hulo, dito sabi ko na ang totoo. Nag-deploy siya lahat ng military sa hulo, pati lahat ng isla-isla, kukog yung tangan niya, military, all deployed. Ang pagkasabi ng mga military, walang eleksyon, sabi ni Duterte, pinyon ang eleksyon. Hindi matuloy dahil mag-take over ang military. Doon kami sa sunog. Pero ang pagkasabi ni Duterte, there will be no eleksyon, pinyon ang eleksyon. Dito i-prove natin na kasi kulang Ramadan, hindi tayo pwede magsinungaling. Kasi magsabi lang tayo ng totoo kasi kulang ng white heart, mulya ang tawag doon. Kasi ako, tinatapos ko ang Ramadan, wala akong negative sinasabi, kundi ako mag-advise lang. Kaya ako ang totoong Sultan of Sulu lumabas na lumutang na ngayon, nakuha ko na, nabawi ko na ang identity ko, ninakaw ng sarili kong kapatid, si Arnas de Abunabal. Ngayon, kung ayaw niyo pa magpalabas sa akin, magdasal lang ako ng 2 rakaat. Ha? Kung anong mangyari, sa Philippines, Malaysia, Indonesia, at Brunei, at Singapore. Kasi ayaw niyo ako inutang. Gusto niyo maging Turkey, Syria, or Brazil. Kaya nga ngayon, United Arab Emirates, you don't have authority to coordinate with the Pope, Francis. Nandito na akong totoong Sultan Sulu. All the Islamic nation must come to me. I am in command. Ang dala kong totoong religion, agama Islam, ha? Nandito na sa akin, binawi na sa akin, dito na, ang sabi ng dulo ko, si Angkri sa kong katawan. Kaya nga, alam ko, ako ay ako. Wala na akong sinasabi ng mali, ipatotoo ko na ang totoo, mali ay mali. Pero dito, walang pwede magpaupo king sa England. Mark my word. Kung i-impose niyo, papaupuun niyo pa si King, si Prince Charles as King of England, there will be a next like Brazil. England will become a Brazil. You know what happened to Brazil? They create their own God. They don't believe that there is God. Ano nangyari? Ganito lang. Dahil dito, ako ang totoong grandson ni Queen Elizabeth II. Kasi magpinsan yan sila ng nanay ng tatay ko. May-ari ng buong Pilipinas. Haji Hasan Pasan, known as the Manon Alam, known as Sultan Kulayan. Siya po yan sa side ng nanay ko. Sa side ng tatay ko, siya ang nagkaroon ng United Nations, ng ICG, and the founder of Malaysia, 31st August 1957. In independent niya po yan, from 54 nation hanggang maging 57. Again, 57, the last is Brunei. Dito, kailangan natin kung na-declare na si Muhammad Puan as terrorist, kasama rin yung sa nag-support sa Sabah Istanov, alam ko yan sino, may sultan yan.
there is Sultan supporting the Sabah Istana. And also the Johor Sambuanga, mayroon din Sultan. Ayan ang kasama ni Puan. Puan kasama niya yan, sila ay terrorist. Kailangan the government of Malaysia, especially Bukit Aman, i-arrest niyo na sila, hulihin niyo na sila, kamutangkap na diurang. Siapa-siapa tuntut Sabah, aku sudah muncul, kenapa aku jadi rakyat Malaysia? Sabab aku tidak mau dituntut Sabah, dituntut Malaysia. Malaysia tetap Malaysia, sebab datuk saya yang kasih merdeka, bukan dari siapa-siapa. Dr. Mahathir, solve the problems of negara Malaysia. Itu laro mo lahat, laro mo ni Marcos. Naglaro kayo, naggawa kayo ng ALNM. Ngayon si Najib Bar, ngayon naman anak, BBM, alam ko ikaw ay tatlo. Ang dito, ang totoo, M2, kasi dala tatlong M. M1, wala na. M2, M3. M2 ito, alam ko na yan ngayon, kasi dito, para matapos na ang lahat, ilabas niyo niya ang susunod-sunod portfolio, pantay-pantay na tayo sa Malaysia. Kasi lahat ng pera, ng gold, pinayaman, pinalaki ni Marcos, nandiyan na sa iba-ibang bansa. Totoo yan. There will be no gold or diamond from the World War First bring to the Philippines, from the World War Second bring also to the Philippines. Wala yan. Kasi ang gold yan, galing yan sa Encantado. Kaya ang tinatawag ng Mindanao Promised Land. Dahil dito, ang gold ng Sultan of Sulu, the source of origin, 16,500 metric ton of gold, 12.5 kg, 3 crown and 3 liter SGK second, and 500,000 of diamond. Na-transport po yan, and between 1930 to 1935, with the total of 617,500 metric ton, 12.5 kg, 3 crown, and 3 liter SGK second, and 500,000 of diamond. Na-worried ang Jamalul Kiram second, paano niya matago ang gold mga ito, ang mga yaman ito para sa tao, para sa kingdom niya, para sa tao niya. Naisipan niya ang best friend niya, dalawang pari na yan. Ha, hindi ako nagagalit. There is two pari, patre, fresh. Yan si Antonio Diaz at si Baclao. Ha? Hindi yan silang may-ari ng gold. Kayo mga TBM, kayo mga Marcos, mahiyak kayo. Walang asit si Marcos. Si Marcos kundi attorney in fact and trustee of the Sultan of Sulu. Ako'y apo eh. Now sabi mo, Ferdinand Edralen Marcos, anak mo ba si Queen? Yun lang ang malaman ko. Kung anak mo, i-declare mo na. Ha? Kasi ayaw ko na maghirap ang buong Pilipinas. Lumutang na ako para ilabas na ang yaman. Ha? Dahil dito, inawakan tayo ng 300 years ng Spain. Kasi ang trustee puro pare, kaya nagkaroon ng spiritual account. Binibigay sa mga kung sino-sino may puso. Yun ang tawag maraming account niya dahil wala pa natapos ang 50 years. Mayroon authority ang head of state. Kaya ang 32 head of state of all the nation, binibigyan sila account ni Marcos. They are giving this to. Yeah, mga para makuha ang maturity ng mga pera nilalagay sa mga tao may puso. Pero ang mga pinagbigyan, kung nabigyan nila ng pera, nakita nila na ang pera, ninangkin nila sarili na sa kanila. Yun balik mo. That is wrong. Kasi dito, ang espiritu is light. Kasi dalawang klas ang espiritu. Dark spirit and white spirit. Wala na yan sa, galing pa sa taas. Wala yan. Ang sa taas ang dalawa lang. Si Jesus Christ at saka si Prophet Muhammad. They are the messengers of God. Wala na. Dito tayo sa bosses. The real bosses.
Kasi sa amin Muslim, hindi namin ma-describe kung sino ba ang Subhanahu wa Ta'ala. Bakit tinawag lang siya sa amin, Allah, Allah, Allah. Ang ibig sabihin ng Allah, mga kapatid ko, ulama, mufti, mga ustads, huwag kayo magaling pa. I-describe ninyo muna ang Allah kung ano ba talaga ang totoong meaning ng Allah. Ang totoong pangalan ng Diyos Ama, ng Allah God, Subhanahu wa Ta'ala, in Arab characters, in Tauso, Wang Kurabul Alamin. Kung magsabi ka ng Allah, Al-insanu shirri wa ana shirru. Anong ibig sabihin niya? You are all my secret and I am your secret. Yun ang ibig sabihin ng Allah. Kasi hindi siya ma-describe dahil diyan sa ayat, isang ayat, pinababa ng Moses, yun na, Kul Allah wahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Di na to, hindi natin makita kung sino ba ang Diyos, babae ka, lalaki ka, hindi siya pinanganak, hindi siya matanda, hindi siya bata. Sino ba siya? Yan ang ibig sabihin kung sino talaga ang Subhanahu wa Ta'ala. Kasi diyan dito sila sa atin. Binigyan niya tayo ng authority ng Allah, ng Diyos Ama, Ruhan. Siya ang salamin ng puso natin. Ha? Pero mag-ingat tayo, lahat ang gumagawa ng masama, mali, o masama, mabuti, o hindi mabuti, magbalik yan sa atin. Tayo ang tumatanggap. Kasi lahat-lahat binigay na sa atin ng Diyos Ama, ng Allah ang authority, pero mag-ingat tayo dito sa bunganga natin. Ha? Pangdinig, kung makinig ka ng hindi maganda, huwag mo na magsalita. Tingin ka ng hindi maganda, huwag ka na magsalita. Kasi ito ang gumagamit ng sino. Ito ang pinakasinungaling. Kaya nga dito, we are not politician. If we are politician, we know how to attack. Ha? Kasi ang politician, noong politician, pinagbigyan sila ng lolo ko ng 50 years, galing sa puso ng tao, with the mandate of the people. By the people, for the people, and to the people. Ano nangyari? Pagpirma ng 50 years, Mapilindo Agreement, dito nasira lahat kay Cory Aquino. Kayo magalit mga Cory. Kayo ang nag-destroy ng democracy ng buong Pilipinas. Hanggang pagkatapos ni Cory, dito kay Pilar Ramos, save banana. Dito kay Estrada. Alam mo Estrada, pinili ka ng buong Pilipino as the best president, actor. Dahil kay Fernando Cudillo, nanalo ka na hindi mo tinupad ang pangako mo. How to help the Filipino people. Bakit ka na-impeach ni Gloria? Yan ang dahilan. Tapos hindi natapos ni Anker Misrada, pinalitan ni Gloria. Anong ginawa ni Gloria? Lahat, nag-sign siya ni George W. Bush ng scenario of conspiracy. Yan na nagkaroon, 8 years, nag-away ang Iran at saka Iran. Kasi ito, tatlong president, ex-president ito, may kasalanan. Paulit-ulit tayo. Reminder, reminder, reminder. United Nations, International Court of Justice, huwag na kayo mag-order ng warrant of arrest, kundi shoot to kill. Kasi kung hindi nyo shoot to kill, mayayaman ang mga tao. Anong sabi ng general na assigned sa sunod? Doon pa ako eh. 5 governor ito, hindi mahuli-huli. Mahuli ng 4 governor, yung number 1, hindi mahuli-huli. Dahil bigay pira. No? Alam mo, Brother Saban, you are now with the president. You see my face. I am not afraid anymore. Ang dala ko katotohanan. Hindi ako patayin sa kungla ng baril. Hindi ako patayin ng ala sa sakit. Hanggang hindi ko makuha ang authority ng Sultan of Sulu.
nandito na sa akin. Kaya nang ang laban ko, ang mali ay totoo ay totoo. Ibalik ninyo na sa soberenya. Alam mo ang Sulu Archipelago, the losing pound of Comenian, that is under my name. I am the only sole beneficiary. January 12, 2003, lumabas ang pangalan ko as the bansa. Pero ang nagpahirap sa akin, yan ang nako ng identity ko, kasabuat yan yung warisan, party ni Santi Abdal. Ngayon, nabawi ko na. Ha? Nabawi ko na. Dato Siri Anwar Ibrahim, ilabas mo ang totoong grandson ng Malaysia. The first prime minister ng Malaysia is the last king and the first king of Southeast Asia. Ako na yan ang nag-resign. Ilabas ninyo ako, Mr. BBM, wala magawa ang Senado Kongreso dahil tapos na ang mapilindo. Malaysia-Philippine Agreement is already over. Almost 59 years na nag-ended yan na September 16, 2013, grace period 2018. So what will happen? Najib and Gloria, naglaro na naman. Pag 2019 election, Mahathir back to as Prime Minister. Dr. Mahathir, you are involved all the dangerous world in this world. Kailangan nilabas mo natin. Tao kasi kaluan na siya chuchu. Kalo tida, susah. Alam, ako tao, apa terjadi? September 12, 2001, the Twin Tower. Alam ko yan. Ha? Ako tida bagi tao. Pero tao-tao. Sa polis di Raja, tao. Kaluan saya, ako boleh bantu Malaysia. Boleh bantu negara miskin. Sebab Arta Sultan Sulu tidak melihat isu. Banyak sudah macul ini audit ini. Ini pinjaman-pinjaman daripada lain-lain negara. Oh, backup. Ilan ang backup ng China. Beijing government during the time of Mao Zedong. There is an LOI between Marcos and Mao Zedong. 35,000 metric ton of gold. Shipped to China in August 20, 1974. Ano nang, how look like the Beijing now, the China now? Kailangan magpasalamat kayo sa Sultan of Sulu. Si Marcos, trusty lang. Huh? He is only a commissioner like Father Antonio Diaz in MacLeod. Sila lang, commissioner lang sila. Hindi sila ang may-ari. Ngayon, para ilabas natin na lahat ang yaman ng Pilipinas, ng Maharlika, in the Bogart, Lupasun Empire, pantay-pantay tayo. Hanggang ninyo pa kundi ilabas, may mangyari. Sa Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore, magkaroon na tayo ng ano nangyari sa Turkey, ano nangyari sa Syria, ano nangyari sa Brazil. Believe me or not, huh? Ako lang pwede maghingi sa taas ng tura ka at hajat. Kasi ang hajat ko sa Allah, dalawa lang. Kung hindi ibigay niya sa akin, kunin niya ang soul ko. Patayin niya na lang ako. Paggising ko ng tulog ako ng gabi, paggising ko ng umaga, buhay pa ako, may mangyari sa inyo. Kung ako mamatay, walang mangyari sa inyo. Yun lang ang dasal ko. Pero, Mr. President BBM, Dato Siri Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, and the President of Indonesia, Prime Minister of Singapore, Sultan of Brunei, ilabas ninyo na. Muhammad Raja Muharaja King Muhammad Gamal Mamay Hasan Abdurraja, Sharif al-Sultan Gamal bin Abdurrahman. Jamalo Hiram III, the Sultan of Sulu in North Korea. Para matapos na tayo, ma-recover na ang lahat. Kasi nandiyan na ang sovereign bank sa mundo ito. Nandiyan na ang backup sa mundo ito. Kaya nga, na-approve ang UFS. Quantum Finance System, na-approve na yan. Na-reset na ang currency.
walang pwede mag-resign lang kundi si Queen ng Mapilindo. MA63, Queen of Finance. Siya pa nakatakda. Siya ang Governor General. Mr. President Bongbong Marcos, you know the authority of the Sultan of Sulu in North Borneo? I can appoint a President of the Philippine Republic for 72 hours. Even my grandfather, they appoint the one Prime Minister at Gustavo to resolve the Sabah in Sarawak. Ngayon, i-dissolve ninyo na ang BARB. Wala na ang BARB. Wala na ang OIC-OIC ng North Cotabato, North Maguindanao. Maguindanao Resort, Maguindanao North. Ano ba yan? That is not true. Wala na, wala na. Nandiyan na si Sultan Kayulawan. Mayroon na kayong Paramount Sultan. Sultan Kayulawan, Pandala, Pasandalan. That is not true. The owner of Liguasan Mars, walang, hindi na mag-ari-arian ng Pindaton. Pindaton, political lang sila. They are on the political appointed. Political. Governor ng Maguindanao, you don't have the right anymore to become OIC-OIC. Wala, hindi niyo ma-divide yan. Wala na ang BARB. The BARB is dissolved. Hindi niyo alam, ang 476 pages yan, inalam yan ng advisor ni Murat, si Said Taup. Wala sinauli hanggang sa amin. Kaya nabuo nila ang BARB. Ang libro yan sa amin. Mr. President, tell your secretary, even the Senate President, alam niya yan. Senate President, Senate Congressman, alam niya yan. Mayroong kopya sila lahat. May kopya ang President and Vice President. May kopya ang Senate of the House, may Congress of the House, mayroon silang kopya. At nabuo nilang pag-galing at pinagsakripaysan namin ni Queen. Kami ang nagtanim yan. Pinasukan namin yan lahat ng mga dangerous area. We start ang ano namin, ang struggle namin, October 10, 2010. Yan kami. Yan na kami nag-umpisa sa Maguindanao. Nakaipon kami ng 280 pages muna. Didistribute namin sa mga muyo, lahat-lahat. Coordinate yan, lahat nandiyan na sa 476 pages. Bakit hindi niyo pa ilabas ang totoong nakapagmana? Hindi ba sa last will ni President Marcos, kung lumutang ang totoong apo, ha? Tagapagmana. You see how the last will of Marcos by keep on seeing. Kung lumutang na ang totoong apo, tagapagmana. Hindi mapibalik ang Sabah sa Pilipinas. Dahil Malaysian King, Philippine Queen, Intel marriage. Mag-asawa yan. Dahil in-interview ako one of the star journalists coming here to Manila, meet us with the Queen. Tinanong niya ako tungkol dito sa dalawang passport ko. Ngayon, isagot ko na sa inyo. Paano ako mag-trap ng claim kung wala akong Philippine passport? Kaya ni-drop ko kasi ako ang Sultan of Sulu eh. Kaya si Queen of England, na-throne siya sa Borneo. Bakit pa siya na-throne sa England? Yan lang authority ginamit ni Queen of England. Authority ng Sultan of Sulu. You cannot ask the question of the real Sultan of Sulu in North Borneo. Dahil may-ari ng buong Pilipinas at saka buong mundo. Yan na ang titulo, Lost in Power Document in 1985 sa pangalan ko yan. My real name. Kaya nga huwag kayong magtanong. Kasi dito, ano ko ng Malaysian passport, panahon ni Prime Minister Muhyiddin, they were not honored anymore the dual citizen. Ang immigration law change. Pero ang tanong doon sa akin, which I prepare, one country only, isa lang, satu sa janagara, apa, ako,
ketika dia tanya, Win, panggil itu pangarap. Dahil dito, ginusto ko ang Malaysian. Kaya nakakuha ako ng Malaysian passport in 2019. Kung nag-open kami, kami bigin ito dua company, GBC Company at GHR Holding, na buo hanggang na ano ko yung passport ko sa April 3, 2019 na validate in Singapore. Dahil dito sa 1,000 ringgit and 500 ringgit, the source of origin is the Sultan of Sulu. Lahat ng country without the backup of 1,000 ringgit and 500 ringgit, hindi kayo makaprint ng paper currency ninyo. Kaya ngayon, nireset. Nireset ng President Marcos ang global currency. Reset na. Kasi may backup na tayo sa Sulu. Yun ang sovereign backup. Yun ang backup galing sa Batikay. Ngayon, kayong mga pinaghiraman ng mga gold ng diamond ni Ferdinand Marcos, huwag ninyo na isabi donation, hindi yan donation. That is the interest of the money. Sabi niyo pagdating dito donation. The House of Congress and the House of Senate, please be advised. Honor the MA62 Mabiling Government. Wala na kayo magawa ng batas kundi susunod kayo sa batas ng Biblia, batas ng Quran. Follow the law of the Bible. Follow the law of the Quran. Yan ang masunod. Kasi tapos na ang mandate ng 50 years pinapahiram sa inyo ng Sultan of Sulu. Pinapahiram lang. Mahiya na kayo. Wala na kayong authority. My advice to the Armed Forces of the Philippines, support the King and Queen of the Maharlika Kingdom of God of the Empire. You will be automatic as the Royal Armed Forces. Hindi na Armed Forces of the Philippines. Royal Armed Forces of Southeast Asia, which I am your Commander-in-Chief. Commander-in-Chief. I-arrange natin kasi dito ang politiko focus sa economy. Religion free. Freedom of religion. Independence. Work independently. Will not be joined with the politics. Eh, lahat ng Islamic country join with politics, nasira ang law, Islamic Sharia law. Nasira. Dati, ang politics based on how to develop, how to speed plug development of any country, livelihood program, we pattern China. Yun ang gusto natin. Pero dito, ilabas nyo na ang tagapagmana, ang may-ari ng buong mundo. Hindi na ito sabi ko may-ari ng buong Pilipinas. May-ari ng buong mundo. Yun ang Southeast Asia. Sulu Archipelago. Alam niyo ba ang Sulu Archipelago yan? Established yan sa 1300 AD. Ang 1300 AD na muno na ang totoong Sultan of Sulu. Ang agama Islam. Una-una yan. Ruled by Sultan, lahat-lahat, pati dito sa Maynila, sa buong Southeast Asia. Nagbe-base tayo sa Arabic characters, written in Arabic characters na Tausug language. Ang una-unang language, international language, is Tausug. Tausug, the international first language written in Arabic characters. Na-change lang yan yung pag-sign ng Sultan of Sulu with the Governor Frank Carpenter in March 22, 1915, hindi sila nagkasundo sa 16 point. Nagkasundo sila sa 15 point. Kasi magingi sila ng isang point para mabalik, para magamit nila ang Tausug, ginawa nila tribe. Ang English, ginawa nila international. Yun ang nangyari. Yun ang nangyari. Dahil sa principal advisor niya, nag-try doon sa kanya. Yan ang si Amiro Ugra. Kung siya sa Indonesia, Sultan Bantila ng tuli-tuli of Indonesia. Ito siya sa Hulu, Amiro Ugra. Nag-Abubakal pa siya sa Johor. Ang lahi niya yan, na si Ibrahim, Sultan Ibrahim.
believe me or not, sa month of Ramadan, hindi tayo pwede magsinungaling. Kasi, fasting, kailangan natin makomplete ang 30 days. Bakit tayo nag-fasting? Ang sabi ng isang Aulayar Ham, Ustad Abdul Ghani, Mukti ng Santa Catarina sa Borga City, every month of Ramadan, ang reminder niya sa mga Muslimin at Muslima, brother and sister, Ramadan is the best medicine. Kaya nga lahat ng may sakit, pinupost niya mag-fasting, pinupost niya mag-sakit. Kung makomplete mo ang 30 days, complete, wala ka ng sakit. Kasi, para lang yung car, yung sasakyan mo, parang bahay, kung wala tao yan isang taon, sira na yan. Kaya nga tayo, human being, 30, puro-puraan, 30 volt, tatlong volt katawan natin na isang tao, Muhammad. Yan sa mga amin, hatidin namin Muslim. Yan, hurok. Isa-isa, one day fasting remove, change to a new board. Hanggang tayo makomplete ng 30 days sa board, pat naalis na yung mga sira-sira-sira, malakas na naman tayo. Become young again. Yan ang ng mga advice ni Aulayar Ham Ustad Abdul Ghani. Ramadan is the best medicine for the brother, my brother and sisters Muslim. Yan lang ang amanat niya every Ramadan. Sa mga tao may sakit, mawawala ang sakit ninyo. Kasi gagamutin kayo ng Subhanallah Ta'ala, ng Allah. Ngayon, labas niyo na ako ko, Daria Sultan of Sulu and Lord for you, all the claimants, my advice to the Malaysian government, arrest na, pati yung bar, dissolve the BRMN and arrest the 5 governor. 5 governor ng bar, i-arrest ninyo na yan as soon as possible. If not, darating ang Turkey, darating ang Syria, darating ang Brazil. Believe me or not. You want to be like Turkey? You want to be like Syria? You want to be like Brazil? Ano nangyari sa Turkey? Hindi nila sinauli ang authority ng Hashemite Sultanate of Sabah. Yan diyan sa kanila ang logo. Sila ang nagsusupport ng terrorist. Saan nagtitraining? Syria. Syria ang pugat ng terrorist. Ngayon, my advice to the Indonesian government, Philippine President Bongbong, Malaysian government, Prime Minister Anwar Ibrahim, arrest the two brothers. Ito yung revolutionary-minded. The two revolutionary-minded, kailangan ma-arrest nila na yan. Abdul Karim, nag-Abu Bakar siya Biswari. Abdul Karim, Abu Bakar Biswari, ayan ang revolutionary-minded, yan ang ulama ng terrorist. Kailangan mahuli na yan. Isa si Sayyadi. Ayan, si Sayyadi. Si Sayyadi, sila ang nagpapaaway. Imagine, Chairman Miswari, half of Indonesia sa kanya. Lahat, may palasyo siya, lahat-lahat. Afghanistan mayroon, lahat mayroon. Same thing with Murad, Ibrahim Murad. Half of Cotabato sa kanya, mayroon na siyang palasyo sa iba-iba. Same thing with the NPA, New People's Army, mayaman sa Norway, maniwala kayo hindi. Kaya nga lahat ang revolutionary, lahat ang organization, ano nangyari sa Arapat. Si Arapat, half Palestinian, hindi siya totoong pure Palestinian. Kasi ang tatay niya, Palestinian, ang nanay niya, Australia. Kaya nga sagawa siya ng PLO. Palestine Liberation Organization. Nagyaman din. Nung namatay si Arapat, pinalit si Abbas. Pagpalit kay Abbas, nagkaroon sila ng general election. Nanalo ang Hamas. Sinira na naman ng Abbas. Kaya nga dito, the Malaysian government has no more authority to interfere what happened to the Palestine. Kasi ang Palestinian, ang Guerrilla Palestine with the Israel, they are loving each other.
Only na migrate from Syria and migrate from Turkey. Doon sila nag-interest sa territory ng Palestine. Ang totoong Palestine, hindi nag-aaway pati Israel. Kaya dito, kailangan natin tapusin natin na. Kung ayaw ninyo pa ilabas ang katotohanan, imagine, magkaroon na tayo na ang mahirap mabuhay, ang mayaman mamatay. Believe me or not, all the rich people will die. Only the poor people will alive. Believe me or not. Barakat la ilaha illallah. Barakat si Muhammad Rasulullah. Wala hawla, wala quwata illa billahi al-wazim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ana Muhammad Rasulullah. Wala hawla, wala quwata illa billahi al-wazim. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At please patuloy po nating suportahan ang ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrazzaq para sa ikatutupad ng kanilang misyon kasama ang ating beloved King Raja Mamay. Dahil ito po ay kagustuhan ng ating Amang Diyos. At para sa mga laging sumasalungat o detractors at nagkokomento dito ng hindi maganda, ito po ang alalahanin po ninyo. Ang kabutihan pa rin ang siyang magwawagi laban sa inyong may masasamang budi, naway magbago na kayo at maging mabuting tao. The video that I used. Credit goes to our beloved Majesty King Raja Mamay and Majesty Queen Helen Abdurrazzaq. Please like the video to support, at inyong ishare sa inyong social media community, at kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking channel. God bless.